Ang nakatagong storya sa mga sikat na logo. Mahilig ka rin bang manood ng mga Hollywood movies? At kung oo ang sagot mo, ay malamang nakikita mo na rin ang mga Lion o si Liberty bago pa man magsimula ang palabas. Pero malaking katanungan dito, bakit nga ba nila napili ang mga ito para maging logo ng kanilang mga production company? Curious ka din ba? At kung gusto mong malaman ang kasagutan, maratili ka lang hanggang sa dulo ng video na ito at sasabihin ko sa iyo ang mga dahilan. This is Arvin Polo TV, please subscribe for more video updates. Kaya naman, simulan na natin. Number 10, Warner Bros. Pictures. Ang Warner Bros. Pictures ay nagsimula noong 1923 nang apat na magkakapatid na sina Harry, Albert, Sam at Chuck ay nagpasya na pumasok sa industriya ng pelikula na noon ay unti-unti nang sumisikat. At sa tulong ng $50,000 na inutang nila kay Goldman Sachs, tinatag nila ang Warner Bros. Pictures at nagsimulang mag-produce ng mga pelikulang walang tunog o silent films. At habang sila'y gumagawa na ng mga palabas, nag-isip na ang kanilang production team ng kanilang logo na magre-represent sa kanila bilang producer na ng pelikula. Ang kanilang logo ay isang shield noon na may tatlong dimension na may letters na WB na may sukat na shield. At maraming naging version ng logong ito at nag-update sila ng ilang taon. Ang kanilang unang logo ay buong salita ng Warner Bros. At sa ibaba naman ng classic off-screen na ginamit mula April 1923 hanggang 1925. At pagkatapos nito, ito na nga nagsimula ang shield na tinawag na Brain Shield. Ang itaas na bahagi ng shield ay may larawan ng labas ng kanilang unang studio building at nasa ibaba naman ito ang letrang WB na may isang maliit na dash sa pagitan. At sa original na version ng logo, ang title card ay may salitang A Warner Brothers Classic of the Screen. Pero ito'y pinalitan ng A Warner Brothers Production noong 1926. At pagkatapos nito noong 1929 to 1937, nilabas ang unang design ng logo kung saan buong letters ng WB na ang nasa loob ng buong shield. May dalawang klase ng lettering ang ginamit sa Warner Bros. Pictures. Isang logo na ginamitan ng Looney Tunes at Merry Melodies cartoons. At noong 1937, ginamit ang versyong zooming WB shield o mas pinalaki ang mga letters sa loob ng shield. At same year, dinagdagan ng isang banner ng shield na may nakasulat na buong pangalan ng kumpanya, Warner Bros. Pictures Incorporation. At ito'y binago ulit noong taong 1948 nang tanggalin ng banner na may nakasulat na Warner Bros. Pictures. At naging shield ulit pero mukha itong tsapa ng pulis. At ang sumapit na ang year 1953 hanggang 1973, ito'y bahagyang minodified para gamitin bilang print logo para sa mga film trailer at iba pang stationary media sa loob ng 14 years. At ito'y muling nireintroduce noong 1970 na mayroong pangunahing logo para sa Warner Bros. Records. At dahil sa merger ng 7 Arts ang logo ay binago ulit. Wala na ang shield at letters na WB kundi naging W7 na ang Warner at 7 Arts. At ngayon fast forward February 2023, binago ang itsura ng shield para maging katulad ng disenyo nito sa corporation logo ng kasalukuyang parent company ng Warner Bros. At ang Warner Bros. Discovery. Number 9, Walt Disney Pictures. Making its magic noon pang 1923, ang Disney ay talaga namang hindi matatawaran sa galing. Liban sa film production ay meron din silang TV shows, theme park, merchandise at madami pang iba. Ang unang negosyo ni Walt Disney na tinawag na Laugh-O-Gram Studio ay nabankrupt noong 1923. At noong mga panahong ito meron na lamang siyang $20, kaya't nagtungo siya sa Hollywood para magsimula muli. At sa tulong ng kanyang kapatid, sila'y nagsimulang mag-produce ng dalawang maikling cartoon ng Alice at Oslan the Lucky Rabbit. Ang mga cartoon na ito'y nagtagumpay. Pero sa kasamang palad, hindi na protektahan ni Walt Disney ang kanyang legal copyright sa mga karakter. Kaya naman dahil dito nawala yung kanyang kontrata. Ang Disney logo ay nagbago na maraming ulit sa loob ng mga taon. Ang kanilang unang logo ay unang lumabas noong 1937. At hindi pa rin dito sumuko si Disney, nag-isip siya ng ideya para sa isang cartoon na tinawag na Steamboat Willie na nagtatampok ng isang karakter ng daga na kilala natin ngayon na si Mickey Mouse. Ang Steamboat Willie cartoon ay naging matagumpay at noong 1921, pinatag niya na ang Walt Disney Production. Ang original na Disney logo ay nagpapakita ng profile ni Mickey Mouse. At noong 1995, ang logo ay nabago at ito na nga ngayon ang current Disney logo ngayon. Ang kasalukuyang logo ng Walt Disney ay mayroong magandang detalye na nagpapakita ng kastilyo ni Cinderella at ng kanyang kagandahan. Pinapakita rin dito ang mga balkonahe, mga tore, bintana at mowan. At dagdag pa din dito ang husay ng Disney pagdating sa mag-a-animate na makikita mo rin sa logo. Number 8, Universal Pictures. Ang logo ng Universal ay ibig sabihin na ang kanilang studio ay naghahatid ng mga mensahe sa buong mundo.
At ang mga pelikula at mga programang nilalabas nila ay minamahal talaga at kinikilala sa lahat ng sulok ng mundo. Ang Universal ay ang maikli o pinaikli na pangalan ng kilalang American film studio na Universal Pictures o Universal Studios. Ang kanilang talagang legal na pangalan ay Universal City Studio LLC. Ang kumpanyang ito ay nakatuon sa paglikha at pagbabahagi ng mga pelikula ng iba't ibang genre. Tinatag at pinangunahan nito ni na Carl Leemle, Mark Dintenfass at Charles Bauman noong 1912. At sa ngayon ito na ay isang Big Five ng world film market. Ang mga lokasyon sa kanilang paggawa ng pelikula ay makikita sa Universal City, California na mayroong opisina pa sa New York. At mula noong taong 1962, ito'y pagmamayari ng MCA na binago ang pangalan bilang NBC Universal noong 2004. At sa maikling panahon gumamit ang American Film Studio ng isang logo na parang isang selyo o likod ng isang barya. Sa gitna ay may globo na may mga meridians at mga parallels at meron pang cinematographic tape na nasa gitna. Dito'y may monogram na binubuo ng mga unang karakter ng pangalan ng kumpanya, UF, na may mga serifs. Ang unang emblem ay nagpapakita ng planetang Earth na may nakabilog na ring. At sa logong ito ay binuo nila ang salitang Universal Films. Itong 1940 hanggang 1919 ay nawala na ang globo. At napalitan na ito ng kulay itim na salitang Moving in Universal Picture. At pagkatapos ng ilang dekada ay nagpalit-palit sila ng logo. At bumalik na nga ulit sila sa globo na may kulay itim pa rin nakasulat na Universal Pictures. At noong 1947 ay ginawa nila itong globo at sa harap nito ay two words na Universal International. Ito'y parehong design lamang noong 1963. Oo, meron lamang silang in-emphasize sa logo. Ito yung sa baba ay picture na may letter R na ang ibig sabihin ay legal protection sa trademark. Gayunpaman, tuloy pa rin ang pagbabago ng logong ito at ang sumapit na 1963 hanggang 1990 ay naging schematic 2D globe na ito na nasa loob ng kulay black na parang U at salitang Universal na nakabold. At pagkatapos ng 1990 hanggang 1996, ito'y pinalitan ulit ng globo at may mas malaking salitang Universal sa gitna na at sa baba nito ay ang MCA Company. At sa kalaunan, na-develop pa nga ito ng gusto. Naging kulay space blue na ang logo at puti na ang font nito. Number 7, Columbia Pictures. Ang logo ng Columbia ay naging simbolo ng cinematography at mataas na kalidad ng mga pelikula na talaga namang kinikilala at ine-enjoy ng mga milyong-milyong tao. Ang kumpanyang ito ay mayroong napakamakasaysayang visual identity. Nagsimula sila noong 1924 at kasabay ng pagtatag ng studio, sila'y dumaan sa mahigit 10 official na logo. Bago pa naging pangalang Columbia Pictures ang film studio, ito'y tinawag na CBC Films at meron lamang itong isang logo na dinisenyo noong 1918. Ang CBC kumakatawan sa Coen Brothers at Joe Brandt at sila yung dalawang nagtatag ng kumpanya. Noong 1924, binago ang pangalan ng kumpanya, dito na nga sinilang ang unang official na logo ng Columbia Pictures. Ito'y binubuo ng isang imahe ng Roman warrior lady na may hawak na parang pilak sa isang kamay at trigo naman sa isa pang kamay. Ang word mark ay nakalagay sa gitna ng oval badge sa ibabaw ng imahe. At meron din itong medalyon at may dalawang Greek column sa mga gilid nito. At pagkatapos nito, muli itong pinalitan noong 1925 ng isang mas maitim na background ng babae at nakapaligid dito ang salitang Columbia Pictures. At di pa rin sila nakontento dahil nagpalit muli sila ng logo. Isa na itong iconic na babaeng may hawak na torch noong 1926. At ang Columbia Pictures naman ay may font na white at nakapaligid na ito sa loob ng bilog. At ginawa naman itong kulay orange noong 1932 hanggang 1933. Ang pabilog na hugis ng logo ay naging rectangle noong year 1936. At siya pa rin ang babaeng may hawak na torch at sa taas nito ang pangalan ng Columbia at sa baba naman ng pictures. Noong 1938 hanggang 1945, ito'y binalik sa pabilog na logo at ginawa ng whole body ang babaeng may hawak na torch at nakapaikot na rin ang salitang Columbia Pictures. At dito, nagbago na naman. Noong 1945 hanggang 1964, ang logo ay ang babaeng may hawak pa rin ng torch pero nakaribon na ang salitang Columbia Pictures. At muli itong pinalitan ng isang torch pero wala na ang babae at isang capital C sa likod ng torch. At noong 1975, tinanggal na nga nila ang torch at pinalitan na ng parang araw na may sinag at sa ilalim pa rin ng Columbia Pictures. At noong 1989 hanggang 1992, ito'y pinagsama-sama. Ang babaeng may dalang torch na whole body at ang araw at sa ilalim pa rin ay ang Columbia Pictures. At sa ngayon ang babaeng iconic na may dalang torch ay nagkaroon na ng kulay. At sa likod nito ay ang big letters ng Columbia at Sony Pictures Entertainment Company. Number 6, 20th Century Fox. Ang logo ng 20th Century Fox ay nagtatampok ng pangalan ng kumpanya
na napapaligiran ng mga searchlight, ito'y sumisimbolo sa misyon ng studio na humanap at magpakita ng mga magagaling na bidang artista. Opisyal na wala ng 20th Century Fox at ito'y naging 20th Century Studios na ngayon. Pero ang kwento ng kanilang logo ay patuloy pa rin na kinikilala. Lalo na dahil isa nga ito sa mga pinakamagagandang logo sa entertainment industry. Ang logo nito'y nagsimula ng 20th Century Studio na may kulay black na background. Nagapalit-palit lang sila ng font hanggang nagkaroon na nga ito ng kulay noong 1933. Number 5. Paramount Pictures. Ang logo ng Paramount ay isang mataas na bundok na may pabilog na bituin. At ito'y inspired sa Founders Trip sa Utah na si Hankinson. Ang logo na ito'y kumakatawan sa kagustuhan ng studio na maabot ang tagumpay sa entertainment industry. Ang logo na ito'y nagsimula muna sa isang corona na may nakasulat na Paramount Pictures in Excelsis. Pero ito'y naging bundok noong 1914 na may 29 stars sa paligid nito. Tagapalit-palit naman ang logo pero iisa pa rin ang naging tema nito, ang bundok. Galing ito sa color block drawing hanggang sa naging animated na nga ito na parabang totoong bundok na. Number 4. Metro-Goldwyn-Mayer, MGM. Nagsimula ang mga ito sa isang buong salitang Metro-Goldwyn-Mayer logo. At di naman masabi kung talagang kaninong ideya ang paglalagay ng leon dito. Pero ayon sa ilang mga ulat, sinasabing ideya daw ito ni Howard Dietz. Ang leon daw ay representasyon nung siya'y nag-aaral pa lang sa Columbia University kung saan ang pangalan ng football team ay Lions. At ang leon na ginamit nila para dito ay may pangalang Leo. Number 3. DreamWorks SKG. Isa ang DreamWorks sa maraming magagandang pelikula na napalabas gaya ng Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, and How to Train Your Dragon. Ang logo nito ay isang batang nakaupo sa buwan habang namimingwit ng isda. At ang SKG sa baba ng logo nito ay sinasabing ang mga initials ng mga may-ari ng DreamWorks na sila Spielberg, Katzenberg, at Geffen. Ginamit ng DreamWorks ang bata sa logo dahil ito'y sumisimbolo ng pagka-inosente at limitless potential ng mga bata. At ang ideya nitong nakaupo sa buwan ay sumisimbolo sa pagiging golden age ng Hollywood. Number 2. New Line Cinema. Ang logo ng New Line Cinema ay bantog din bilang film frame logo. Ito'y kumakatawan sa commitment ng kumpanya sa independent filmmaking at sa kanilang pinagmulan bilang isang maliit ngunit malikhain na studio. Nagsimula ang logo sa buong world na New Line Cinema na naka-caps at black font noong 1972 hanggang 1979. At noong 1987 hanggang sa ngayon ay gamit pa rin nila ang film frame na logo na napalitan ng solid blue sa buong pictures nito. Number 1. Pixar Animation Studios. Ang logo ng Pixar ay merong isang desk lamp na tinatawag na si Lucio Jr. na naglalaro ng bola. Ang logo na ito ay na-inspire ng isa sa mga early short film ng Pixar at pioneer sa computer animation. At hindi gaya ng ibang film company na unti-unti lang ang pagbabago sa mga logo. Ang Pixar ay nagsimula sa magkakaharapang letter G na may black and red color. Ito initials noon ng graphic groups ng unang pangalan ng kumpanya noong 1979. At naging Pixars ito noong 1986, pagkatapos maging si Steve Jobs ang namuno dito kapalit ni George Lucas. Ang logo ni Jobs ay naging isang gray square na may bilog sa gitna at sa ilalim nito ay ang salitang Pixar. At noong 1994, sa tulong ng isang empleyado nila na si Peter Dottier, tinanggal nila ang gray box at iniwan na lang ang mga name na Pixar. Naging matunog agad ito pagkatapos ilabas ang moving Toy Story. Makikita sa umpisa ng movie, ilumalabas nga ang mga bidang sila Woody Buzz at iba pang kasama nito sa Pixar logo. Ang company mascot ng Pixar ay si Luxo Jr. na isang lamp at ang pangalang Luxo ay ang pangalan ng pinakaunang animated films ng Pixar na nilabas noong 1986.